What is up mga kapangyaras, kapangyaras? It's me again, CJ the Explorer, and welcome to my vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman nga ang ating gagawin. At sa araw na to, ay ipapakilala ko sa inyo ang mga bago nating mga makakasama sa ating lungga. So sabi ko nga nung nakaraang vlog, unti-unti na tayong magdadagdag ng mga bagong tarantula dito sa ating lungga. So huwag na nating patagalin, i-unpack na natin sila at ilipat sa kanilang mga bagong enclosures. Pero bago yan, shoutout ko nga lang pala dito sa aking kaibigan na nagbigay sa akin ng Vitasec. Ayan guys, maganda siya guys para sa pagkain ng mga feeders nyo. So subukan nyo na guys. So let's go. So yun nga guys no, mababa pala yung ISO ng camera kaya madilim. So bago natin simulan yung paglipat natin ng mga bago nating alaga sa kanilang mga enclosure, papaitaw muna kung ano-ano sila. So unahin na natin tong isang to. Ayan. Okay. So kung nakikita nyo may nakasulat 6i. Baka may hint na kayo kung ano to. So ito nga siya. Ang Heterometrus longimanus. Ayan. So ayan siya guys. Oh. So 6i. Kung naalala nyo dati, meron akong ganito. Pero namatay dahil sa napabayaan. So, huwag kayong maging pabayang keeper. So, yun. So, lipat na natin siya sa kanyang bagong enclosures. So, yun guys. Dito nga natin ilalagay yung ating Heterometrus longimanus para mas malawak yung kanyang gagalaan niya. So dati itong lagayan ng aking superworm, pero yan, since hindi na ginagamit, so dito ko ilalagay. So lalagyan natin siya ng kokopit. Yan, so kahit isang ano lang ata, hindi gaanong makapal no. Yan, pwede na siguro yan. So masyadong dry yung ano natin, kokopit. Dapat may medyo moist siya, diba? Yan, kuhin ko muna yung pang-mist. So yun nga, ito na meron akong pang-mist. So inimist lang natin yung surface ng ating substrate. So hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ko guys, pero ito kasi yung nakikita ko. Para medyo moist yung ano, yung substrate ng ating longimanus. Yan yeah. Moist na yung ano, medyo moist na yung ating substrate para sa ating longimanus no. So ilipat na natin. Ayan. Okay. So yun siya. Ang gagawin natin is nagamitan ko siya ng tweezers para initaog. Tutulak natin siya kasi nakakatawa. Yun guys, nakalabas na pero tinangkaan niyang tusukin ng ano niya, panusok yung straw. So ayan, mailipat na nga natin siya. Sorry guys, hindi ko alam kung paano yung tamang pag process ng paglipat sa kanila, di ba? Pero ayan ah, kung makikita niya, iniikot niya na yung kanyang... Oops. Ayan. Iniikot niya na yung kanyang enclosure. Ayan guys, no? Mas malawak yung lalakad-lakaran niya.
So next tayo, guys. Okay, ito na yung isa. So next naman natin is yung ating Sertogyrus darlingo. Since maliit pa lang naman siya, I think nasa inches, almost 2 inches, ganyan. So ang gagamitin kong enclosure nyo pansamantala is ito. Tanggalin ko muna yung label, hindi ko pa natatanggal eh. So ang gagamitin ko substrate dito, guys, is pinaghalong topsoil and coco peat. Fiber ng coco peat, mas maganda siya na. So, lipat ko lang dito. So yung ano nga pala, guys, yung darling is fusorial siya, fusorial type ng tarantula. So maaring magbaro sila. So kakapalan natin yung substrate nila since borrower sila or fusorial. May tendency sa ilalim ng lupa silang mag stay ito para tumigas lang yung lupa, no? Haluan natin siya ng konting tubig. Para hindi gumuho yung kanyang baro pag nagkataon. Minoise ko ng konti. Ayan o. Tingnan nyo. Kanina nung tinuso ko, gumuho nga agad. Ito, tingnan nyo. Pag tinuso ko. Ayan. Buo pa rin. So, hayaan natin siya mismo butas na sarili niya. Baro. Pang messy, no? So, linisin na natin. Oh, no! Aggressive ito yung isa. So, nung binuksan ko, nung chinik ko siya, guys, nag-ano siya, magbubolt sana siya, buti nitakpan ko agad. Medyo nakakaba. Tama nga yung warning sa akin ni Boss Renz. Medyo maano to, aggressive siya. Medyo palaban siya, no? Hindi ko alam kung paano ililipat to. So yun, guys, nag-research pa ako kung ano yung ideal closure ng Sertogyrus meridionalis. So nakita ko kay Exotic Liar, ang ginawa niya is parang ganito, pero somewhat parang ganito na rin. So yun, guys, nilagyan ko na lang siya ng mga anchor points, and hindi ganun kalalim na substrate, hindi rin ganun ka basa yung kanyang substrate since nanggaling nga sila sa South Africa. So yun, guys, no. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero kayo nang humusga, mag-comment kayo sa baba, and basta share ko lang naman 'to. Eh.
Hindi naman ako eksperto nga guys sa pagdating dito sa ganitong mga bagay. Then mamaya lalagyan ko na rin siya ng kanyang water dish para tingnan niyo guys oh. Tingnan niyo yung ginawa ng scorpion. Ayun siya oh. Nakatakob. Ginagawa mo. Kanyang ano. Ayun oh. Kita niyo ba? So, naglalakad siya sa ano sa screen parang mali yung pinaglagyan ko sa kanya so baka ilipat ko rin to guys ito balik tayo dito so yan and ilipat na natin siya ang sabi sa akin ni Boss Renz eh aggressive nga daw to and ingat daw ako so yun ingat tayo. Binuksan ko na nga guys and ganito ayan then tatanggalin natin yung tissue ready ko na lang din yung takip oh shit ang tapang niya kung naririnig niyo ba yun guys pagpasensya niya yung iba ata naririnig niya hotdog hotdog parang nag gumaganon siya hmm? Or sa tissue lang yun, hindi ko alam guys ha. Oops. Oops, oops. Ayun niya bitawan yung ano. Ayun niya bitawan yung, yun, bitawan na. Then yung tissue, bitawan mo na yung tissue. Reception. Meron na bitawan niya na rin sa wakas. Ayan. So, lumipat na siya dun sa kanyang hide. Galing! Hotdog, hotdog naririnig dito sa ano ko. Ayan guys, nailipat na nga natin siya. Ayan. So, hayaan na muna natin siyang magstay dito sa kanyang bagong enclosure and hopefully maging okay siya dito. Oops. Ayan. Oops, 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 oops. Baka umakyat. Tinakpan ko na guys. So, okay na guys. Nailipat na natin sila. Yung darling, hindi pa rin siya lumilipat. I-move ko nga. Try ko. I-move natin yung tissue. Saka pa mag-bolt. Oops.
So yun, okay na yung ating mga bagong alaga, ang ating Sirtogyrus darling, ang ating Sirtogyrus meridionalis, ayan, nasa gilid, ayan. At ang ating Heterometrus longimanus, ayan, nasa gilid. Okay, so yan yung mga bago natin mga kasama sa ating lungga. Okay. At yun nga mga gapangeras, gapangeras, no, pagpasensyan nyo na yung mga background noise na naririnig nyo sa aking vlog, dahil hindi ko nga sarili yung lugar. So ayun guys, nailipat na nga natin yung ating mga tarantula, which is yung ating Sirtogyrus meridionalis, and ito yung Sirtogyrus darling, at ang ating longimanus. So ayan guys, a total of 18 species na ang ating mga kasama. So yan yung mga aabangan, or yan yung mga madalas nyo makikita dito sa ating channel. So abangan nyo na lang guys yung mga darating pang mga magiging kasama nila. So that's it for today. Kung hindi ka pa isa sa mga gapangeros ko, i-hit mo na nga yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na video. At mag-iwan ka na rin ng like and comment sa baba para malaman ko ang reaction mo sa mga videos ko. So that's it for today. Peace.